Andito na tayo sa bahay ni na Olay at Budet Navarro. I-house tour na natin sila. Okay. So tayo. Uy, dami nila sinampay. Yes. Turban na tayo. Good morning! Pasok! Pasok! Hello, house tour! Wow. Pasok, house tour! Pasok, pasok! Parang alam niyo na! Okay, pasok na daw tayo. Pasok sa aming munting tahanan. Okay. Welcome, mga katol! Welcome, mga katol! So... bibigyan natin ng mga tips ang mga gaijin or foreigner dito sa Japan kung paano makakuha ng sariling bahay. Okay, kodi ko pa ako. Mahirap ba ang proseso ng pagkuha dito ng sariling bahay kagaya natin mga gaijin? Sa aming sitwasyon, hindi naman basta kompleto lahat ng mga requirements. Kahit sabihin mo wala kang utang, kung hindi ka naman pasado sa bangko o yung mga loan company, sila kasi din ang magde-decision kung aprobado ka ba o hindi. Ayun, ito na. Aprobahan naman na siya. Ah, kayo din ang pumili ng lokasyon? Oo, kami ang nagpili ko saan. May bakanteng lupa. Ano nakapag-push sa inyo para kumuha ng bahay dito? Yung seguridad. Tsaka andito na kasi yung trabaho natin. Kaya, stable na. Oh. Yun ang mahalaga, no? Yung oh. Stable yung... Tapos, siyempre, yung kasi family. Kasi kung uwi tayo ng Pinas, wala man tayong trabaho doon, mag-umpisa ka doon, mahirapan tayong paano. Although may mga nagpapaloan na rin siguro sa Pilipinas na mga bahay. Pero ang trabaho mo kasi nandito. Pero ang trabaho natin saka nandito. Saka parang dito na yung lifetime mo ba na... Yeah. Ito na forever ka. Forever. Pwede niyo bang i-share yung mga requirements kung paano kumuha dito ng bahay? Kung magkano sinasahod mo sa isang taon, yung tinatawag nilang ginseng. Tapos yung... Health insurance. Oo. Uso na kasi sa atin dito sa Japan yung shakai na tinatawag. Yun tapos, isang malaking bagay yun para ma-aprubahan ka. Tapos inkan, siyempre inkan. Tapos inkan, ano yun? Yung mga... Incansomation, tapos gadget. Mga requirements sa galing City Hall, yung tax. Alam na yung sa pagbabayad ng tax. Yun ang mahalaga. Yun ang mahalaga. Kailangan talaga updated ka sa pagbabayad nun. Japan is, tax is life. Taxes. Bale, yung requirements, kayong dalawa mag-asawa o kahit isa lang? Kaming dalawa. Kaming dalawa nakapangalan. Kasi itong bahay nakapangalan sa aming dalawa. Sa aming dalawa. Kaya nakadepende yung sahod. Nung time kasi na nag-apply ako, medyo mahina yung trabaho. Yung sahod ko sa isang taon, yung ginseng ko, hindi kumasya. Kaya pinasok din yung ginseng niya para at least masuportahan yung sahod ko. Kaya itong bahay, 50-50. Hmm. Taas mo ba? Kanina taas. Kanina taas ko. Yung estimate natin kung magkano itong ganitong klase ng bahay, in yen, magkano kaya? Monthly muna, bali nasa... 66. Oo. Kulang-kulang 7 lapad, so 70,000 yen. Tapos yung total na nilon namin is 2,400 lapad. So, 2,400 times 10,000. 24 million yen.
Ilang years yun? 35 years. 35 years. Binigay ng bangko. Kaya yun din isang forever. Forever din yun. Forever for 35 years. Peso. In peso yun kayo. 10 million approximately. Oh, 10 million mga katol sa pesos. 1,000 lakh. Ganito lang. So, ganito talaga ang mga... Ah, sa Japan. Kung sa Pilipinas yun, 10 million na. Ang ganda-ganda na lang. Mansion na, diba? Bali, ilang months natapos tong bahay niyo sa pagpapagawa? April nag-start, 2007. 2018. April 2018, April, May, June, July. July. 3 months tumasok lang. Oh? July 7, 2017. July 7. 7. Oh, wala. July 7 yun. 2018. Oo. Oh, okay. Kasi naalala ko noon, July 7. 7. Tapos, natulog tayo dito, binilan ko rin tao. 7. 7 rin. Kaya, sana, first night namin dito, 7 kami natulog. So yun, July 7, 2018, 7 sana. Na. Bali, sa itong laki ng bahay na to, nagawa agad ng 3 months. Three kasi, months. Three months. Salpak lang sila ng salpak. Oo, oh, galing nila. Na, nabilid na. Nabilid nga ako eh. Kumbaga, nakat-cut na sila nung diniliver dito. Tapos, ganun-ganun na lang. Bilis. Siguro ko sa Pilipinas, yung ganitong bahay, aabuti ng taon. Siguro ko talagang diretso yung... Kasi lahat ng wood, di ba? Puro wood kasi lahat. Semento nito. Ang semento lang nito. Pundasyon. Pundasyon lang. Pero yung quality talaga, pang matagal. Pang forever. Pang forever. Kasi yun naman ang ilang sa amin na homemaker. Pero mo, babayaran mo ng 35 years. Gagawa sila pang 25 years lang. Eh, di pwede nyo kaming igala sa buong... Ah, tara! Oo, oh, tara sa taas! Oh, tara mga katol! Okay, akit tayo. Akitin natin. Dito na tayo sa second floor, mga katol. Ito yung aming master's bedroom. Na pasasyahan nyo na ulit kasi. Ayan. Philippine style na naman. Wow! Master's ito. Bedroom. Oo. Bigyan natin ng liwanag kasi may alaw. Maliit, medyo maliit lang siya. Pero compare ko sa aming dalawa, okay na to. Malaki na sa aming dalawa to. Alog-alog na. Oo. Kaya kung ano-ano kaya, ano-anong gamit ang nilagay niya. Oh. Mm-hmm. Naka... Ito. Yan. Ito din ang aking kunwa-kunwari ang table. O mga katol, si Katolay nga pala ay YouTuber din. Yay! Yan. Small YouTuber. And please subscribe to my channel, Olay Navarro. Please search nyo lang po. Thank you. Yun, mga katol. Ilalagay ko yan sa description box. Pakisupport na rin po si Olay Navarro. Okay. Yes. Wow, thank you. Yes. Naman ang toilet dito sa taas. Yan. Yan. Pwede rin tumambay toilet. Yan. Ayan. Ang ganda naman. Yay, bulaklakin din. Para habang nagbabawas ka, may saya. May saya. Masaya, di ba? Ito naman, sa isang kwarto. Pasok natin si Ninang. Pasok! Tara! Si Ninang at si Kumare. Ito po yung... Ba't kayo nagtatago dyan? Si Ninang, nandun sa bodega at natulog. Anong ginagawa niya, auntie? Ongoing, lilinis. Ang cabinet, pwedeng pasukin ng tao. Ongoing ang paglilinis nanti. Ah, ito yung para kay Kylie. Ayan, kaya Snoopy siya. Snoopy, tapos glow in the dark yung ceiling. Ay, ang galing. Glow in the dark daw yan. Ayan, yung nagtatago. Ang temi ang nagtago na po, camera shy. Ay, may daan pala dyan. Ah, ito pala ang beranda nila. Mapindang. May beranda din sila dito.
Tapos dito sa labas, makikita mo na yung overview ng kanila mga kapitbahay. O, di ba? Tapos sa pangatlong kwarto, kaya meron wash. May wash area din dito. Para hindi na bababa. O nga naman. Tapos na makalimutan mo mag-toothbrush sa taas. Sa baba. Dito ay, sa baba pa lang. Tapos dito, yung pangatlong kwarto, dito natutulog yung mother ko. Dito naman si nanay. Eh di meron kayong apat na rooms, no? Yeah, isa sa baba, tapos tatlo dito. Tatlo dito sa taas. Yan. Hindi e pagtanda nyo, hindi na kayo makaakit dito, sa baba na kayo. Parang bodega na rin. Lalagyan ang mga gamit nila. Lalagyan ang gamit. Tapos, mga, may kalat pa rin. May medyas pa. Ganyan ang bathroom. Bathroom. Pakita natin. Wow, sarap maligo nito. Yeah, medyo malamig ngayon talaga. Kaya, pasensya na. Okay. Toilet. Tara. Ay, nakabukas pala. Medyo malamig. Wow. Ang ganda ng kulay. Mabulaklakin. Parang nasa kagubatan. May kalandian. Sino nakaisip ng ganitong ano? Kulay? Ang dalawa. Kasi pinagpili kami ng mga design ng wallpapers kung saan gagamitin. Saka parang wala na gusto na kayo pa kasi flower. Magandang magandang pag-jebs. Magandang pagtambayan diyan kasi. Ito bodega lang din 'yan. Bodega. Tingnan natin yung bodega. Bodega daw. Lahat ng space. Ang dami niyong lalagyan ah. Oh, lahat ng space kinuha na. Walang nasayang na space sa paggawa nila ng bahay, magagaling din. Magaling ah. Sa kusina, syempre parang Philippine style pa rin. Magulong! So mga pagkain. Para ito na yung pinakamaayos na kwan. Yung favorite place ni Katolay. Yes! Mga pagkain, mga tambak. Mga tambak ng pagkain. Ikaw din nagluluto? Okay. Nagahugas lang. Minsan lang. Kami na nandito, palit-palit kung sino yung available magluto. Available maghugas. Masarap kasi magluto kasi. Ay, ano yan? Kuryente yan ano? Si kuryente na. Kuryente. Pindot-pindot lang ba? Pindot-pindot lang yung mga luto ka na. Kala mo nagluluto eh. Kala mo nagluluto eh. Andito pa yung iyong mountain bike. Bisikleta kapag naisipan kong magpapawis. Kaya andyan lang siya nakatampay. Ginagamit mo to? Parang walang dumi yung gulong ah. Basta pagkatapos kong gamitin, pinupunasan ko bago ipasok kasi yung dumi sa labas. Pero sa labas mo ginamit yan, okay naman yung mga kalsada natin, malinis. Yan ang Japan, malinis. Tol! Balita ko dito sa bahay nyo ay may home automation. Yun yung tinatawag na ano nga? Alexa? Alexa? Yun! Akalain niyo yun. Meron din pala dito. Try natin. Sige, sige. Saan ba? Yung turn natin itong ilaw. Sige. Alexa! Pakipatay nga yung ilaw. Tagalog si Alexa eh. Tagalog si Alexa. Alexa, bilisan mo! Patay... Yan. Uy! Ang galing ah! Astig! Minsan kasi kumukontra si Alexa eh. Tigas ang ulo din eh. Astig mga katol! Ano pong mga nagagawa ni Alexa? Alexa, madilim! Paki... Wow! Ang galing naman! Minsan din... pag siyempre... Manonood ka ng TV. Ayan, so, i-try natin. Okay. Alexa, pakibukas mo yung TV please. Ayan, ang bilis niya. Nag-on nga, pero... Palabas! Alexa, ano palabas?
Yun, ang ganito! Pwede ko kayang itry si Alexa? Sa kusina? Oo, kung maririnig niya ako. Mabilis din yan sa kusina. Try natin. Try nga natin si Alexa kung papakinggan niya ako, mga katol. Sige. Ikaw mag-quad. Alexa! Alexa! Open the rep! Uy! Nag-open siya, mga tol! Oo, nag-open. Open the rep! Sige pa, buksan mo pa. Alexa! Alexa! Uy, ang galit! Akalain mo yung mga katol. Nagalit, ha? Ayun, ano? Magluluto na yan siguro. Oh, magluluto na. Baka iniisip na Alexa, magluluto na siya. Alexa! Alexa! Yan. Alexa, wow, ang galing naman! Alexa, pakibukas mo yung TV, please. Ayan, Alexa. Nag-on nga, pero walang palabas. Alexa, anong palabas? Mabilis din yan sa kusina. Try na natin si Alexa kung papakinggan niya ako, mga katol. Sige. Ikaw mag-fly. Alexa! Alexa! Open the rep! Uy! Nag-open siya, mga katol. Nag-open ba? Oo, nag-open. Open the rep! Sige pa, buksan mo pa. Alexa! Uy, ang galing! Nakakalit, ha? Ayun, ano? Magluluto na yan siguro. Magluluto na. Baka iniisip na Alexa, magluluto na siya. Ang galing, ha? Updated kayo sa aking mga videos. Okay, mga katol? See you next time. Bye!